Nagbabalik po ang Sakto! Balitaan pa rin tayo, kapamilya, na itala ang 24 na volcanic earthquake sa Bulkang Mayon kahapon. Ayon sa FEBOX, na-monitor din ang 257 pagbagsak na mga bato, habang patuloy rin ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon. Kaugnay po niyan, alamin natin ang lagay ng mga residenteng nananatili pa rin sa evacuation centers mula kay Eugene Escobar ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o ng APSIMO. Sir Eugene, magandang morning po sa inyo and welcome back to Sakto. Kumusta ho kayo? Magandang umaga rin po sa inyo. Opo, una siguro, kumusta ang Mayon Volcano po ngayon? Wala bang indikasyon na mas kakalman na po siya sa mga susunod na araw? Hindi pa rin po natin ito masasabi. Depende po ito sa ipapakita ng kanyang paggalaw at mga instrumento po na nakatalipod sa Mayon Volcano po. Opo. Sir Eugene, yun hong mga evacuees natin, medyo matagal-tagal na rin po silang naririyan. Ang balita ho'y may mga nagkakasakit na raw. Totoo ho ba? Totoo po yun. Gaya po ng ating sinabi ng mga nakaraan, ay expected po talaga ito. Kaya po meron po tayong mga health team sa bawat evacuation centers at araw-araw po sila ay nagsasagawa ng health surveillance. Meron din tayong mga consultation na ginagawa upang kung sino man po ang mayroong mararamdaman o may masamang pakiramdam ay mabibigyan agad ng malalapatan ng paglunas. At ang una po doon po sa health surveillance, nakita po na isa sa pinakamataas na bilang ay yung mga sipon, ubo, o yung mga respiratory related illnesses. Again, expected po natin ito dahil po sa mainit po pero umuulan pa rin dito sa amin. Naka-expose din po sila sa environment although nasa loob po sila ng mga building. Medyo mainit din po, kaya isa yun sa dahilan po. Opo. Kumusta ho ba ventilation sa mga evacuation center, Sir Eugene? Merong ventilation, sabalit hindi ito ideal dahil nga medyo madami po yung mga tao. Kung kaya, ibig sabihin, hindi po itong hindi yung ventilation ay hindi sapat para po matugunan yung pangangailangan ng mga tao. Pangalawa po, ayon din po doon sa mga reports na dumating sa amin, yung gumagamit po ng mga parang tent cubicle, syempre sarado po yun, kulob. Isa po yun sa dahilan kung bakit mainit din po yung nararanasan ng ating mga kapatid. Opo, sabi nyo, ang karaniwang mga sakit na naitatalay ubot sipon, meron ho bang nagka-COVID na? Meron na po. Sa ngayon po, meron pong 3 na confirm po ng COVID. Meron pong isa confirm ng antigen po. So yung ito pong 4 ay naka-isolate na po ito sa isang infirmary kasama po yung iba pang kanyang mga nakasalamuha or na-expose po sa kanila. Opo, yun hong nagka-COVID, asymptomatic naman po ba or paano pong sitwasyon niya ngayon? Sa ngayon okay naman po yung kanyang sitwasyon, hindi naman po critical, ongoing po yung observation, binibigyan po ng gamot at panglunas po ng ating mga health personnel. Patuloy pa rin po nag-o-observe doon sa natitira pa na na-isolate po na nakasalamuha nila. Opo. Bakit ho nagkaroon na bakit nalaman na may positive sa COVID, ba't kinailangan mag-antigen? Dahil nga po doon sa daily surveillance, ito po ay resulta ng daily surveillance at dahil doon sa mga nararamdaman nila mga simptomas na nakapasok doon sa criteria na possible na magkaroon ng COVID, so kaya po tinest po sila. Opo. Ilan pa ho bang nasa evacuation center ngayon, Sir Eugene? Sa ngayon mayroon pa pong 5,700 pamilya, mahigit pong 5,700 families na nasa loob ng evacuation centers or composed po ito ng mahigit na 20,000 individuals. Opo, at yun hong relief goods na ibinibigay po sa kanila, kumusta po naman? Sasapat pa ho ba at kung hanggang kailan pa aabot? Yes po, sa ngayon po, ayon po doon sa mga pagpaplano na una at mga pagpupulong sa iba't ibang katulong namin ay tulad ng DSWD, OCD, meron po tayong sapat na relief commodities na pwede pong umabot hanggang 90 days. At kung kinakailangan po maghingi tayo ng karagdagan, kung mag-extend po tayo sa evacuation center,
ay andyan din po yung commitment ng national government to put in additional resources. Opo, pero sa ngayon, hindi pa ho kinakailangan pumasok ng national government para sa relief goods. Sa katunayan, nang simula po tayo ng operation, nandyan po kaagad yung national government through the Office of the Civil Defense, nandyan po yung DSWD. So automatic po yung suporta nila dahil po yung resources ng ating lokal na gobyerno at ng lalawigan ng Albay ay hindi po ito sapat. Kung susumahin po natin yung mga local government units, siguro aabot lang ng 2-3 araw yung kanilang kapasidad. At yung amin naman pong lalawigan ng Albay, siguro mga 6-7 araw lang po yung capacity to provide relief goods. So talagang automatic po na tutulong po yung national government. Opo. Meron pa ho bang complaint ngayon doon sa kakulangan ng sapat na maiinom na tubig or meron ng nadagdag na water filtration system dyan sa evacuation center? Actually ang kulang po ay yung ating automatic availability ng drinking water. So ang ginagawa po natin ngayon ay magpapalagay po tayo ng mga additional o karagdagang water container para mga stainless tanks doon sa mga evacuation center para patuloy pong maimbakan po ito ng tubig na inumin at pati rin po yung tubig na mga panghugas nila para anytime po ay available po ito. Opo. Sir Eugene, yun hong lahat na evacuees na naririyan ngayon sa mga evacuation center, sila po ay nanggaling sa sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Wala hong galing ng extended danger zone. Lahat po ito, halos karamihan po ay nasa loob, galing po sa 6-kilometer permanent danger zone. Subalit may 2 pong bayan, 3 na nagpa-evacuate po doon sa mga tao na nasa 7 kilometers extended danger zone na. Ito rin po yung ating pinakiusap sa kanila ng nakaraang linggo na kung maaari sana ay mag-voluntary ulit na magbalik po yung mga evacuees doon sa kanilang mga bahay para unang-una maiwasan natin yung pagkakasakit nila. Pangalawa, maiwasan din yung discomfort na mararanasan. At pangatlo, syempre yung ating resources para ma-extend natin, ma-maximize natin na kung sakasakali na magpa-evacuate tayo sa 7 hanggat 8 kilometro, ay sufficient pa rin po yung ating mga relief commodities na pwede pang ipamigay. Opo. Sir, linawi lang natin yung pakiusap po ninyo na voluntarily ay bumalik na sa kanilang mga bahay, yung mga pamilya lang na nakatira sa 7-kilometer danger zone. Ganun po ba? Yes, tama po yun. Meron po kasi lumalabas na nag-order daw kami ng decampment. Wala pong order ng decampment. Ito pong mga kinausap namin yung mga mayors na kung maaari kausapin din yung mga nag-evacuate na nasa labas ng 6 kilometers na kung maaari ay magsibalik muna sila sa kanilang mga bahay dahil sa oras na ito ay hindi po kinakailangan. Hindi kailangan na sila ay lumikas at pumunta po sa mga kanya-kanyang evacuation centers. Eh paano yun? Kung pina-evacuate sila nung kanilang mayor? Ito po ay meron tayong tinatawag na executive prerogative. May mga dahilan po yung ating mga alkalde, yung ating mga mayors kung bakit po sila pina-evacuate. Unang-una, merong mga nagsasabi na natatakot sila. So hindi naman natin pwede sa walang bahala yung takot na kanilang nararamdaman. So part po ng mandato ng mga lokal na gobyerno at kami rin po ay ipaabot yung tamang kaalaman sa kanila. At itong kaalaman na po ito ay ayon din po sa recommendation ng FIBOX na yung mag-evacuate lamang ay yung dapat nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Opo. Sige ho, Sir Eugene, makikibalita kami ulit sa inyo from time to time. Kumusta hong lagay na ating mga kababayan dyan na po? Maraming salamat sa oras po ninyo.